Grabe, no? Ang dami na humali ngayon sa Reels. Kasi magkano yung kitaan sa Reels? Ang laki ng kitaan sa Reels, no? Sino ba naman ang ayaw kumita? Kaya nga yung tao nagtatrabaho para kumita. Tama, di ba? So, sa darating na panahon siguro, wala na magtatrabaho dito sa Metro Manila. O kahit saan. Dahil bakit ka mag-aaksaya ng oras? Ng 9 hours? Kung babayaran ka lamang ng minimum. Eh, kaya mo naman kumita sa Reels. Ang laki na kitaan sa Reels. Nakita nyo naman. Laman ng Facebook, puro Reels, 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 Reels. Kasi, totoo na may pera sa Reels. Pero syempre, hindi ganun kadali yun na magkapera ka. Marami sa atin, kapag alam kung saan may pera, doon yung tao. Pero hindi ganun kadali yun. Kailangan mo muna mag-invest ng mga followers. Kahit mga 1,000. Diba? Pero hindi ibig sabihin kapag may followers ka, eh, manunod sila sa isang views mo. Pero pinakamaganda yan sa Reels. Kasi lahat ng tao nag-upload sa Reels. Mabilis kumita sa Reels. Ngayon, paano ka kikita dyan? So, syempre, may mga requirements yan. Kailangan meron kang at least 1,000 followers. Kailangan meron kang at least 5,000 followers. Kailangan at least meron kang 10,000 followers. Bago ka monetize ng stars, subscription, or ads on reel, at pinaka-last, yung ads in stream. At yung ads live. So, yan yung mga malaking kumita, yung pinaka-last na sinabi ko. So, pwede kang kumita ng 20,000, pwede kang kumita ng 30,000, hanggang 100 plus, hanggang 200 plus, hanggang 300 plus monthly, kapag dumating yung time na marami kang followers, kapag maraming mag-views. Pero take note, uulitin ko, hindi porket marami kang followers ay manunod yan sa'yo. Ang followers isang requirements lamang. Hindi lahat yan ay susunod sa'yo. Hindi lahat yan mapi-please mo. Hindi lahat yan ay manunod ng videos mo. Alam mo kung saan nakikita? Sa Reels. Dahil kung mapapansin mo, yung friends mo, 1,000 lang. Pero pag nag-post ka sa Reels, pag nag-trending yan, umabot yan ng mga 500,000, 400,000. Yung videos na nilagay mo, basta informative, is kikita ka ng malaki. Tulad na sinabi ko, magkano ang kitaan sa Reels, depende yan. Kung ilang videos yung mga mag-trending, kung ilang videos yung ina-upload mo araw-araw. Mas maraming videos, mas maraming napapanood yung tao. Kaya kumikita sila ng 50,000 monthly. Kaya darating yung time, sigurado, na yung mga tao tatama rin na magtrabaho yan kung hindi gumawa na lang ng mga content, mag-vlog. Dahil nandiyan na yung pera, nasa Reels. Madaling kumita. Okay? Totoo yan. Siguro, 3 years from now. Kaya nga naman marami mga Pilipino na nagbablog na lang ko content. So, kasi malaki ang kitaan. Ngayon, paano ba gumawa ng page? Nagawa ka ng page. Yung gamit mong Facebook ngayon. Okay, may gamit ka, personal. Gumawa ka ng page ng sarili mo. Madaling gumawa. I-research mo kung paano gumawa ng page. Hindi ko na lang ma-edit ngayon. Pero kung may gamit ka ng Facebook, gumawa ka ng page. Simulan mong gumawa ng mga videos, mag-upload sa Reels. Dahil sigurado, darating yung time yung mga nanonood sa'yo kapag informative yung videos, kung may kapupulutan na aral, or matutuwa sa'yo kung komedyante ka, kung dancer ka, kung singer ka, siguradong maraming magpapalo sa'yo sa Reels kasi nandyan yung mabilis na paraan para magpadami ng followers. Simple lang, di ba? Hanggang sa dumami ng dumami yung followers mo. Pwede ka mag-join sa mga groups ng mga Reels. Pwede ka mag-join sa kanya, magpatulong. May mga tao dyan na magpapalo-to-palo. Pwede ka sumali dyan mga ilang weeks. Pero syempre, kumawala ka rin dyan. Ang kailangan mo lang dyan, mga iilang friends. Pero take note, uulitin ko, hindi lahat ng followers mo ay manunood sa'yo. Ang lahat ng mga organic ay nasa Reels. Pwede ka mag-download doon, ay mag-upload ng mga videos. At doon kakikita, hindi doon sa followers mo. Yan ang karamihan na hindi naintindihan ng mga tao na akala nila sa followers ka lang kikita. Pag nag-follow sila sa'yo, manunod sila sa'yo. Yan ay malaking kamalian. Kaya umiwas na kayo dyan sa mga follow to follow na yan.
watch to watch kasi wala kayong mapapala dyan. So sumunod kayo doon sa mga marunong yung madiskarte. So ayun, good luck sa mga bagong newbie o mga creators na katulad ko. Ako rin naman umaasa na someday, anong mali natin, di ba? So lahat tayo kailangan ng pagsisipag, consistent sa upload na ginagawa araw-araw. So yun, maraming salamat. Sana makatulong sa inyo at makapagbago ng iyong diskarte. Na sana dumating yung time na gumawa ka na rin ng mga videos na kapupulutan ng aral at mag-tutorial. Depende sa iyo kung ano yung mga niche na gusto mong gamitin. Basta tandaan nyo, content is the key para marami mag-follow sa inyo. So ayun po, maraming salamat. God bless.